natin ng mga viewers at subscribers. Sa ngayong hapon, magbibigay tayo ng update regarding sa ating mga topics at sa safety po. Bago ang lahat, shout out muna sa 4K and 1K YouTubers sa YouTubers Philippines. Sa lahat po na mga vloggers natin dyan, shout out sa inyong lahat. Bago ang lahat po, nagbabalik po RV Official Vlogs or channel. Sa ngayong hapon po, magbibigay tayo ng updates regarding sa safety. So ito na po, sa safety ang pag-uusapan natin na lahat tayo dito makikinabang. Ang channel natin ay friendly po ito at magbibigay tayo ng mga reminders para sa lahat. Hindi lang po isang tao ang makinabang dito, lahat-lahat na tao na nanonood sa ating channel ay mapakinabangan po ito. Sa ngayong araw, ngayong hapon, ang topic natin ay about sa precaution of safety. So, number one po, your safety. Pag-usapan natin dito ang iyong safety. Safety is your personal responsibility. Ang ibig sabihin ay responsibilidad mo po na magiging safety. So may muna po dyan, ang tinatawag natin na safety first ay nakatukoy po sa ating personality. Safety first, yun po. Ikaw po ang tinutukoy po nung safety first, not on the things na nakadikit po. So number two, always follow the correction or correct procedure. So i-follow po natin ang mga correct procedure para mapalayo tayo sa aksidente. So never take shortcuts. Huwag po natin i-shortcuts ang mga ginagawa natin. Susundin po yung mga procedure at huwag po tayo mag-jump dun sa mga shortcut para madali lang matapos. So huwag po yun, kailangan po magsunod tayo sa mga procedure na tinatawag. So number 4, take responsibility and clean up if you made a mess. Yun po. Or a miss. So mag-clean up po tayo. So number 5, clean and organize your workplace. So kailangan po malinis at organize ang ating workplace para mapalayo tayo sa aksidente. So wala po tayong dapat nakakalat ng mga gamit. Kung ano lang po yung gamit natin na ginagamit po, na yun lang po ang gagamitin natin. So iwas kalat po para hindi maaksidente ang iba nating kasamahan. So number 6, ensure clean and easy route to emergency exits and equipments. So yun po. Kung sa mga emergency exit natin na kailangan malinis po doon para pa in case kung ano man mangyari, pwede tayo makalabas tayo anytime. So number 7, be alert and awake on a job. So number 8, be attentive at all times to your work surroundings. So number 9, when you doubt, contact your superior or manager for instructions or guidelines. So kung nag-aalangan ka po sa trabaho ang binigay sa iyo, kailangan mo po kontakin ng iyong supervisor o superior or manager kung may pag-aalinlangan po. Kung kakailangan mo yung training para maging maayos po yung pagtrabaho mo, pwede ka mag-request. O sa mga employee natin dyan na gusto mag-trainings po. So number 10, never take rest when it comes to safety. So yun po. So obey safety signs. May mga safety signs po tayo. So may mga stickers na nakadikit na bawal po dito. Ay mga tags po, bisin doon sa applications ng mga tags na sinasabi po noon sa my previous topics ay kailangan po natin sundin yun. May mga warning po doon, may mga flammable halimbawa, may mga high voltage,
lahat po ng mga safety signs kailangan ninyo isundin. Obey po muna ang mga safety signs. So huwag po baliwalain yung mga safety signs na nilalagay ng mga safety professionals natin. So number 12, take short breaks when you keep up repetitive motion for long period of time and sit, stand up, walk with good posture. Yun po. So number 13, report serious injuries immediately. Saan po? Sa inyong superior to get an emergency assistance. So wag po ninyo itago kung may na-accidente na kasamaan, just report to your superior or kay may mga may mga sunog, may mga ini, may na-injures, call your superior or manager. So ang mga sila po mag-assist para sa emergency assistance. So yun po. Number 14, keep things and perspective hazard may be limitless. So focus on the most likely risk first. Standard back and slice fingers may be more popular in your workplace than the rest of flooding. So dito po ang mga sa basement office po natin. So or the rest of wild animals cutting laws. So mga sa mga suit po. So safety for a team effort. Dito tayo sa safety for a team effort. So educate everyone. Educate everyone in our workplace about the safety requirements. Consider posting on a list of workplace safety tips. So yun po, workplace training will help them to reduce or eliminate the injuries and illness from occurring in the workplace. So yun po, makatulong po yan ang mga training po para ma-reduce po natin ang mga illness and mga injuries po. Sa mga previous nating topic, may mga hazard tayong na-discuss doon sa inyo. So ito po ay team effort na po ito. Nandito lang po tayo sa kalagitnaan ng ating topic. Marami pa po tayong ipag-discuss sa inyo about this topic kasi ang safety is mahaba po ito. Kailangan po ninyo malaman. Gusto ko lang ihatid sa inyo ang mga information na dapat ninyo malaman. Sa mga hindi nakaalam, ito po ay para sa inyo. Ito po ay libre at walang bayad na learnings po para sa lahat. So to always keep the communication lines open with your co-workers, employers or employee in order to promote and maintain a team mentality at all times. So yun po. So medyo mahaba itong mga ni-research natin, medyo mahirap din na kailangan natin mag-isa-isa sa kay paring Google para lang makakuha tayo ng mga information. Mahirap din na hindi natin pwedeng kapihin lahat ng mga nandun sa ano, kailangan natin isa-isahin lang yung ano para makakuha tayo ng idea at makakuha tayo ng mga topics natin na may i-share sa inyo. So number 3, immediate notify others of any new or old hazard that you perceive. So yun po, so, may mga old, may mga new hazard na ano is i-notify natin yung mga kasamahan natin kung may mga hazard doon. O ito i-inform natin na may mga bagong pwede mapadulot ng aksidente dito. So i-inform natin yung mga kasamahan natin. So number 4, be alert to hazard that could affect anyone, not just yourself. In this respect, maintain a team mentality
at all times. So, yun po, ang gagawin mo ay para sa inyong team. Isipin mo ang kaligtasan ng inyong team, hindi lang po para sa iyo, kundi para sa iyong team. Yun po. Number 5 po, report hazard condition immediately to your superior or manager. So, i-report po natin, huwag nyo itago yung mga hazard na nakikita ninyo. And in a condition, may mga basa doon na ano sa area at may nag-aakot kayong mga tao or may dumadaan ng mga tao na pwedeng matulas or matisod sa area na yun, na i-report ninyo sa mga immediate superior ninyo or manager or doon sa mga nakakaalam. Kung ikaw naman po gumagawa doon, just clean up muna yung area bago ka maggalaw. Baka may mga natapon tayo na mga langis or any oil na maaaring magdulot ng aksidente at madulas po kayo. So be conscious as that others are doing around you and do your best to ensure you don't pose a hazard to them. So vice versa po, kailangan hearing po kayo. Vice versa po, mag-ibang tip po kayo para palayo po kayo sa mga aksidente po. As a team nga na sinasabi, kailangan teamwork kayo. Kung may mga alam kayo na pwede ma-aksidente kasama nyo, just remove it. Or inform your team. Team leader ninyo, or manager, or supervisor ninyo. So 7, if you are an employer, invite and involve your employees in a safety planning, obtain their insight, give and take suggestion, and ensure that everyone is on the same page. Ibig sabihin, as the same lang inyong hangarin doon sa pagkaroon ng safety sa inyong workplace. So sa planning, isama ninyo yung mga kasamahan ninyo as a team. Walang mataas dito, walang mababa, as a team. And take the suggestions of everyone to your planning para po maging transparent po kayo in everyone. So mayroon po tayong 92% of injuries sustained by men noong 2010 that had fatal work injuries. So where men compared to the only 8% sa ating mga kababaihan o for the women. So yun po, mas mataas po ang percentage ng mga injuries na nakukuha ng mga kalalakihan sa mga babae. Sabihin, mas maingat yung mga babae sa trabaho kasi hindi sila pabarabara sa kahit hindi sila nag-disobey doon sa mga roles na sinusunod. Ibig sabihin, siguro mas masulurin yung mga babae kaysa sa lalaki. So hindi naman siguro lahat, no? So 12 ang namamatay sa araw-araw sa aksidente, o over 4,500 a year. So yun po, namamatay sa aksidente. So hindi natin, baka ikaw ay isa doon sa ma-aksidente, masama ka doon sa 4,500 na namamatay every year. So just keep yourself in a safe, in a safety. So safety first, bago ka gumalaw, halimbawa may sunog, ano ang kailangan mong gawin? So kailangan po, kung may alam ka doon, magsuot ka ng fire suit para may protection ka. So in case na ano, at saka ang tamang procedure po sa pag-handle ng sunog. Kung wala po tayong mga fireman doon, at saka ikaw may alam ka rin, so siguro kailangan po may training talaga din yung mga tao na nandun. Kasi hindi lang basta-basta pag may sunog, natataranta po yung mga walang trainings. So kailangan po may trainings talaga doon. Hindi lang po sa sunog, lahat po ng mga
hazardous at saka mga rest na mga area po natin. So kailangan po to na may mga training talaga na tao. So siguro kung wala kayong pera sa pag ano ng training, mayroon naman tayong mayroon tayong mga research. So yun po. So actions, may mga actions po tayong gagawin para ito po ang sundin natin eh, kahit ito talaga ang business natin. So always be awake and alert in your workplace. Ito po yun. Always alert in your workplace. Diba? So immediate clean and report any potential hazards, spills, leaks, fire hazard and obstacles. So yun po, i-reports po natin yun sa mga superior natin o sa mga nakatataas sa atin. So closely follow instruction when using any tools or machine. May mga instruction po dyan ang mga tools and machines. Sundin po ninyo yun. For final instruction sa inyo, yun po ang kailangan na sundin. Yung mga instruction na nakasulat sa mga machines o sa mga tools, sundin po ninyo yun. So do not remove may mga protections sa gilid, wag po ninyong i-remove po yun. Kasi ang paggawa nun ay safety na po yung paggawa ng manufacturing natin. So closely follow instructions muna tayo. So dress appropriately for your specific workplace or task. Yun po. So always wear, ano po ang pinaka-importante na i-wear natin. So na-discuss ko na po sa inyo lahat ang about sa PPE at saka may mga intended for PPE na ito natin na ginagamit, may mga intended for ano na paggagamitan. So mga intended task po na paggagamitan natin ang PPEs, mayroon sa electrical, mayroon sa mechanical at saka mayroon sa mga iba't ibang PPEs po ang gagamitin natin. So balikan po ninyo ang mga previous topic ko about sa PPE na doon po lahat yung pwedeng gamitin po. Ito for always reminders lang sa inyo lahat ng mga topics natin. So number 6, the last of our actions, make safety your first thought, not your afterthought. So yun po. Huwag po tayong mag-expect na safety ka after. So kailangan po, before pa lang, kailangan magiging safety ka na. So salamat po, hanggang sa muli po. Dito na lang po magtatapos ang ating update sa ngayong araw. Hanggang sa muli po, RV Official Channel or Vlogs stands for Renewable Laureno. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comments po para sa lahat at sa mga karagdagang updates po natin. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. RV Official Channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.